Good day mga idol! Welcome to Jega Fighter Breeder! Okay, so sa mga bago, sa mga newbie, okay, lalo na dun sa mga ngayon lang napaklik mga idol, ako talaga ay gumagawa ng mga content about sa ating passion, sa sports natin, sa pagmamanok. So kung may problema ka, i-comment mo na, gagawin ko na kagad ng content yan mga idol, okay? So yung mga tips, mga diskarte, mga strategic, mga modern, mga old passion, ginagawa natin lahat dito mga idol, para at least eh, ma-improve natin at mapaganda yung ating libangan na pinasok. Okay, so yung target natin today na gagawing content mga idol is about dun sa tinatawag na hardening. So ano ba yung hardening mga idol? Tsaka ano ba yung pagkakaiba ng hardening ng backyard at the same time mga idol is yung tinatawag na hardening ng mga game farm. So yung hardening mga idol, ito yung proseso na gagawing totally mature ang 5 months and up or yung tinatawag ng mga stag. Gagawing tumikas, magiging totally siga at nakadepende na siya dito mga idol sa atin kasi sa atin nakasalalay ang kanyang kakainin, iinumin at ang maging ang kanyang bahay, sa atin nakasalalay yan kung saan natin ilalagay sa hardening pen o flying pen or yung cording area kung saan natin siya itatali, kung paano yung mga magiging diskarte natin. And then babaguhin na natin dito mga idol ang kanyang ugali, yung kanyang karakteristik at improve na natin ang kanyang lahat ng mga physical, and then tulad ng pagiging maamo, ayusin na natin siya dito, sasanayin na natin sa ating cording area at improve na natin ang kanyang buto sa pamamagitan ng calcium intake, improve natin yung kanyang bones for strong bones para iwas pilay. Kasi i-cord natin dito, mailap yan, expected yan mga idol. Dito na rin malalaman ang bawat kondisyon ng katawan at ma-check natin ang physical appearance. Okay, so actually may mga idol ay may mga tinatawag na selection na tayo sa sisiu pa lang, pero hindi maiwasan dyan kung kailan lumalaki, nakikita pa dyan at lumalabas pa yung mga tinatawag na mortality mga idol, no? Yung mga sakang, yung mga pike, nagkakaroon pa ng konting crack toe. So meron na naman yung tinatawag na selection pagdating ng mag-harvest tayo o yung hardening mga idol, yung mga galing sa range area o yun sa mga alpasan, katulad nito, halimbawa, kung nakikita nyo yung background. Then dito mga idol, magkakaroon din tayo dito ng tinatag na individual treatment. Okay, kasi kaya tinatag na individual treatment yan mga idol, kasi una-una, hindi naman pare-parehas yung estado ng kanilang katawan kasi meron doon talagang siga, nambubuli na, so yun yung mas maraming nakakain, nakakain niya yung gusto niya. Not unlike doon sa mga nagiging nabubuli, o yung mga medyo late maturing ng konti, so sila yung talagang actually dyan yung tinatag na medyo kulang sa katawan mga idol. Then para magkaroon na rin ng self confidence, so yan yung tinatag mga idol na hardening. Okay, so ngayon mga idol, ang nagiging outcome kasi pag halimbawa tulad sa iba, iba-iba yung pag-hardening ng iba, iba-iba din yung range area, iba-iba din yung brooder ng iba. So sa ating mga backyard mga idol, ang brooder natin literal dahil konti lang yan yung kulungan na talagang nakakulob. Pero pag mga game farm mga idol, ang kanilang brooder ay talagang yung malaking area na pwedeng semento, na pwedeng yung mga tinatawag na tulda. Then talagang yung pinakasahig mga idol is yan yung tinatawag mga idol na talagang puro kusot na napakakapal. Okay, so yan yung pagkakaiba. Ngayon sa selection mga idol, kasi meron na tayong gender na ginawa, ilagay ko dyan sa link para dun sa mga hindi pa marunong mag-gender ng kanilang day old, kasi malalaman mo na dun kaagad. So i-share ko dyan, papakita ko, kasi sa day old pa lang may selection na yan mga idol, kasi yung iba pinaghihiwalay nila kaagad yung female and male. Okay, kasi ang ginagawa ng iba mga idol, lumalaki ng magkakasama sa una is yung mga male lang, then pag halimbawa umabot na mga 3 months, sinasamahan nila yung puro lalaki na mga dalawang babae hanggang tatlong lalaki. Yung iba naman mga idol is literal magkakasama yung lalaki, magkakasama yung babae. So ganun naman yung ginagawa ng iba. So iba-iba sila mga idol ng diskarte. Okay, so ngayon, meron naman pag halimbawa mga idol is nagkaroon ng tinatawag na hardening. So pinagsasama nila, parang single mating, pinagsasama nila yung lalaki at babae para magkaroon ng self-confidence. So kanya-kanya yan mga idol. Okay, ngayon, titignan natin dyan, i-share natin kasi marami tayong i-share na napakaganda tulad nyan. Sa akin mga idol, ang ginagawa ko pag ako nag-hardening, bali ang gagawin ko dyan, okay, yung isang babae para sa lahat ng mga lalaki o sa lahat ng stag. Kasi pinagsiselos ko, tinatanim ko sa isip ng isa na magagalit siya dun sa katabi niya na nakikita na yung partner niya, ipinapartner ko sa iba. So alam naman natin mga idol, ayaw na ayaw talaga yan ng mga stag na mangyari yung ganon. Kasi automatic pagka binigyan mo na yan ng babae mga idol, ay talagang pinoprotektahan nila yung kanilang prinsesa. Kaya dyan din yung isang issue mga idol na nagiging manfighter minsan yung ating mga manok, dahil sa kadahilanan na ang unang kinukuha natin is yung babae.
Okay? So yan ang isa pa. Kasi gagawin nga natin siya dito mga idol na maging siga, matikas na. Okay? I-correct na natin yung kanyang katawan dito sa tinatawag na hardening. Ang hardening kasi mga idol ng backyard, like for example ito, is nakagala lang siya sa ganito lang. Ganyan lang yung hardening. Okay? Kaya yung backyard mga idol malamang, kahit na nakaalpas yan o nakagala sa ganito sa ating bakuran lang, ay maamo siya. Not unlike pagka mga game farm talaga. So napakalaki ng area mga idol, then napakaluwag. Kaya ngayon pagkalimbawa maiilap expected yung mga yan. Kaya nagiging outcome dyan pagka once na tayo ay nang huli na o i-harvest na natin o i-hardening na natin, number one na ginagawa dyan mga idol ay ilalagay muna yan sa mga hardening pens. Example parang ganito. So ilalagay siya dyan. Pagkatapos, ang ginagawa ng iba, sinasamaan nila ng bawat isa ng isang inahen. Kasi gagawin na nga nila na maging buo na yung loob. Okay? Ngayon, ang iba naman, kaya hindi nila ginagawa yan kasi yung iba, sawang-sawa na sa babae dito sa range area kasi magkakasama sila. Okay? Yung iba naman na ang ginagawa mga idol is magkahiwalay sa range area yung lalaki at babae. Then, hahaluan nilang nila ng konti. Ngayon, ang nagiging outcome dyan, pagka once na inilagay mo na dito sa hardening pen o sa flying pen mga idol, mailap yan. So, mai-stress siya dyan at pwedeng masira yung kanyang balahibo, saktan niya yung kanyang sarili dahil sa pagiging mailap niya, takot sa atin. Ngayon, ang hardening advantage naman nito mga idol ay dito unti-unti na siyang aamo kasi nalalapitan na natin, mahihimas na natin na madalas. Then, pag magbibigay tayo ng patuka, unti-unti na yan na makikilala na niya na tayo. So yun yung advantage niyan mga idol. Ngayon pagka sinabing hardening kasi mga idol, yan yung talagang literal na ang kinukuha dyan una is yung mga talagang early maturing o yung mga tinatawag na nagiging siga o yung mga nambubuli o yung mga talagang nang-aaway na sa range area. So kinukuha na nila yan, then ilalagay nila sa hardening. So wag nyo kaagad mga idol ilalagay sa cording area. Kasi una-una yan ay hindi pa ganung katikas yung kanyang buto, hindi pa ganung katibay. So yan ay mga istag pa lang, so malambot pa yan, expected. Ngayon since mailap yan, at once na kinord nyo yan mga idol, automatic maglilipad-lipad yan. So pag naglilipad-lipad yan, mailap yan, automatic malaki ang posibilidad na mapilay. Kaya ang ginagawa pag kalimbawa hinaharvest sa range area yung mga ganyan na istag, ay ikinukulong muna yan mga idol. At least sa kulungan dito mga idol ay hindi siya ganun kailap. Then once na nilagay dyan mga idol, nilalagyan niya ng tali na maiksi lang. At least masanay na siya na yung paa niya ay makabitan na ng tali. So yun yung nagiging outcome dyan mga idol. Ngayon pagka once naman na yung ating manok, since bakuran tayo, backyard tayo mga idol, napakalaki ng advantage mo pagka yung mga naka range area mo is hindi na sila mailap, maamo na, sanay na sa tao kumbaga. Ngayon, pag once na yan ay ating nilagay sa hardening pen o sa flying pen mga idol, automatic ay hindi ka na mahihirapan. Okay, so meron naman yung hindi naglalagay ng inahin, meron naman yung naglalagay. Ngayon, ang advantage lang dito mga idol, pagka tayo, since tayo lang naman din talaga ang manonood dito sa mga vlog natin. So yan, kukunin mo ngayon yung ating mga istag sa mga range area tulad ng ating nakikita dyan. Halimbawa, kukunin mo yan, then ilalagay natin dito sa hardening pen o flying pen na ganyan. The same time mga idol, kayo na lang yung magdidesisyon kung lalagyan nyo ng babae o hindi. Pero ang masuggest ko dyan mga idol, isang babae, isang pulit ang ilalagay natin para sa lahat ng mga istag natin. Kasi para magselos sila, itanim niya sa bawat isa na yung kanyang prinsesa na pinoprotektahan ay inaagaw ng iba. So doon ay mabubuo sa kaisipan niya na magagalit siya, na magagalit dun sa mga katabi niyang istag. So ngayon, automatic yan ay isang uri na nagtatanim sila ng galit mga idol para yan ay tumaas yung kanilang gameness. Kaysa bigyan mo ng isa-isang partner yan mga idol, automatic, complacent. Then, at the same time mga idol, dito rin tayo ay inilipat-lipat sila ng hardening pen or ng flying pen. Palipat-lipat din yan mga idol para at least mas aktibo sila, mas galaw sila. At the same time, dito na rin tayo mga idol nakakapagbigay ng mga kumpletong suplemento kasi dito na rin natin alagad. Alam nyo mga idol kasi sa mga game farm, talagang masyado matrabaho. Kasi kung halimbawa meron kang 500 na sisiw, ang gagawin mo dyan mga idol, sa unang buwan magbibigay ka na ng kumpletong bakuna. Okay? So yan ay talagang naka-brooder sila dun sa mas malaking brooder, not unlike sa brooder natin talaga. At the same time sa atin kasi, hindi naman tayo talaga na madalas nagbibigay ng mga bakuna.
So nagiging outcome dyan, pagka isang buwan, dalawang buwan, pinapakawalan na natin, binababa na natin sa kulungan, then nakagalan na lang sa ating bakuran na ganyan. Kaya nagiging prone yan ng kung iba't ibang uri ng sakit, mga idol, kasi katulad yan, kung ito yung bakuran natin, so yan, may mga tubig dyan. Pag once ininom nila yan, so alam naman natin yung epekto nyan, medyo delikado. Okay? Kasi yung tubig na yan, naarawan yan, then may mga dumi, may mga bakterya. And number one, ito yung pinakaparaiso ng mga bakterya, mga idol, ito yung gustong-gusto nila. Kaya yung mga anong mga idol, yung mga game farm talaga ang ginagawa halos sa bundok, then hindi talaga nai-stagnant yung tubig. Okay? So yan ang gagawin natin dyan, mga idol. So yan yung tinatawag na hardening.